JP, ano-ano ang mga pagbabago sa mga protocol na ipinatutupad ng mga LGU dyan? Sa anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Binangonan Rizal, kansilado na ang biyahe ng mga pampublikong bangka papunta sa Talim Island. Inabutan namin ang ilang mga residente na nagbabaka sakali na makasabay sa kakilalang bangkero para lamang makauwi sa isla. Kaya nagbakasakali ako noon, umuwi. Kaya lang, ginabi ako, kaya hindi ako nakauwi. Titihintihin ako dito sa mga baka may kakilala ako na taga rin sa amin. Magkikisabay na lang ako kung sakaling meron. Pinayagan naman ng lokal na pamahalaan ng Teresa at Binangonan Rizal ang mga pampublikong tricycle na mamamasada. Kaakibat nito, isang pasahero lamang ang maaaring isakay. Ipatutupad din ang coding scheme kung saan may schedule lang ang bawat tricycle kung kailan ang araw ng kanilang pamamasada. Okay po yun dahil kikita po kami ng pang-araw-araw namin. Mahirap po kasi biyahe. Eh kung ilalakdaw po nila, lalo kami mahirap po. Wala kami pagkukunan. Samantala, ibinalik na ng lokal na pamahalaan ng Taytay at Angono ang ilang mga checkpoint sa munisipalidad. Nagdulot ito ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko sa unang araw ng pagpapatupad ng MECQ dito sa Rizal. At dito aga sa ating likuran sa kahabaan ng highway ng Binangonan ay meron pang dumadaan ng mga tricycle. Dahil nga dito ay pinayagan ng lokal na pamahalaan na mamasada yung mga tricycle. Samantala, yan muna ang latest live mula dito sa probinsya ng Rizal. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez.